Hello, Ibid! Welcome to my channel! Ito nga pala si KingLakwatsera, ang hindi nakapag-lakwatsa dahil sa COVID-19! Bago natin start ang topic, kailangan mo natin mag-shoutout sa ating mga kaibigan dyan na patuloy nanonood at sumusubaybay sa ating video kung saan makatulong ito para sa inyo, para sa akin, at para sa ating lahat! Yehey! Ang topic natin ngayon ay tungkol kung bakit ang isang OFW hindi nakapag-ipon. Bakit nga ba si OFW hindi nakapag-ipon? Alamin po natin ngayon. Una, ang dahilan is yung bisyo. Yung bisyo nila sa Pilipinas, nilala dito. Mas malaki na ang bisyo nila ngayon kasi mas malaki na din ang sahod. Malaki ang sahuran. Nandito yung bisyo ng pagiinom, pagsusugal, pambabae. Lalo na pa po pag ang bansa ay open country, yung walang masyadong restrictions. Patuloy silang gumagawa ng mga bisyo. Okay lang naman ang bisyo, mga kaibigan, mga kapatid ko. Basta may control ka lang sa sarili kasi yung iba doon naman talaga na i-enjoy sa paggawa ng bisyo nila. Kasi parang feeling nila stress-free sila pag nagka-bisyo. Pero po, dapat mag-control tayo sa sarili. Dapat alam natin kung ilan, kung kailan tayo mag-bisyo lamang po. Dapat may control tayo para hindi maapektuhan ang ating pag-iipon. Hindi maapektuhan ang ating pagbabudget. Di ba, kaibigan? Hindi naman masama ang bisyo eh. Kasi, okay lang yun. Kasi, nandyan na yun sa tao. Kahit ano pang bisyo yan. Basta, kailangan mo ding isipin sa sarili mo na nag-iipon ako. May pinag-iipunan ako. Di ba? Ako naman, ako nga, minsan malabas, ganoon. Minsan lang. Pero hindi pwede palagi. Kasi may goal sa sarili eh. May goal sa pamilya na kailangan makapag-ipon. Yun lamang po. Yung isa naman pong dahilan is sobrang makapagbigay sa pamilya. Halos lahat ibigay na lang sa pamilya. Hindi nakapag-isip sa OFW na mag-ipon. Pinaaral ang kapatid, pinaaral ang pamangkin, pinaaral yung mga relatives, bigay doon, bigay dito. Si OFW, bigay lang ng bigay kasi nga si OFW, malaki ang puso, mapagmahal sa pamilya. Pero nakalimutan niya yung sarili niya. Hindi na siya nakapag-ipon kasi isip niya may darating pang pera. May darating pa talagang pera kasi may trabaho pa ako. Pero ngayon si OFW, wala ng trabaho kasi may COVID-19. Di ba? Ito naman kasi ang resulta din. Pag wala ka ng trabaho, doon natin ma-realize na may mali tayong ginagawa. May hindi tama tayo na pwede nating baguhin. Kailangan nating gawin para makapag-ipon. Para mabago ang buhay sa Pilipinas, mabago ang buhay natin. Kaya naman tayo nag-OFW, di ba? Para mabago ang buhay natin sa Pilipinas. Si OFW hindi nakapag-ipon dahil si OFW hindi marunong umayaw. May mga kaibigang humihingi, may pamilyang humihingi. Hindi, kasi malaki ang puso ng OFW, hindi siya marunong umayaw. Minsan nagchat-chat sa messenger. Ang ginawa ni OFW para hindi kayo masaktan. Si OFW, hindi niya re-replyan yan. Minsan inisenso niya lang para hindi kayo masaktan pag kayo inayawan. Kaya kayo dyan sa Pilipinas, malalaman nyo na kung bakit si OFW minsan nagsisenso sa inyong mga hinihingi. Kasi si OFW may pinag-iipunan. May ginagawa para sa sarili. Hindi yung
kusa lang kayo palagi kayo humingi sa kanya. Hindi pwede yun. Isipin nyo din na si OFW dito, nagtatrabaho. Nagtatrabaho para sa sarili niya, para sa pamilya niya. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng hinihingi nyo ibibigay. Kasi may pinag-iupunan yun. Kailangan niya yung gagawin para sa kanya. Minsan si OFW hindi nakapag-ipon. Kasi si OFW nagsa-shopping. Shopping doon, shopping dito. Kasi palaging may sale. Palaging baba ang presyo. Palaging may magandang nakikita sa mata. Yun. Tapos, bili agad, di ba? Minsan din sa online shop. Online shop, may sinasabi nilang Black Friday, ganoon. Nag-shop agad si OFW kasi sa tingin niya, sobrang baba ang presyo, sobrang gusto ko to. Gusto ko tong kunin. Baba ang presyo. Natitempt si OFW kasi bagong labas, bagong uso, trending, di ba? Hindi na control ang sarili. Hindi. Palagi, gasto. Yun ang dahilan. Ang pag-iipon kasi hindi naman sa dapat malaki ang ipasok mong pera eh. Dapat lamang po consistent ka. Consistent kang maghulog para maging gawin itong bisyo. Bisyo ng paghulog. Nasa mindset yung pag-iipon. At patuloy yun na dadami pag palagi kang nag-iipon. Diba? Kailangan lamang talaga consistent. Kung paano mo gagawin yun, yun ang mahirap pag baguhan ka pa. Yung hindi ka pa nakapag-start, yun talagang mahirap. Pero pag nakapag-start ka na at feeling mo, happy ka na sa ginagawa mo, mabago mo yung sarili mo. Kasi nandun na yung excitement. Nay, salamat, nagawa ko to. Sana magawa ko pa rin ito ulit. Sana magawa ko rin ito ulit. Yun lamang po. At maraming salamat. Sana'y nakakuha kayo ng konting kaalaman. And sana ma-spread nito sa inyong kaibigan, kapamilya, na may nagtatrabaho dito sa abroad.